Hello guys, for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba ang mga requirements sa Facebook page. Kaya naman kung ikaw merong Facebook page at hindi mo pa rin alam ang mga requirements ni Facebook page, huwag na huwag kang papayag na hindi mo matapos ang video ito. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na i-like and syempre, i-click ang notification bell niya sa baba para ma-update ka po sa mga bago pang i-upload. Syempre, hindi na natin papatagalin guys. Panoorin mo na ang video ito at tapusin mo na guys. God bless you guys. Watch the... Ayan, so syempre guys, ang una nyong pupuntahan ay yung Facebook application. Then, pagdating nyo dyan guys sa inyong Facebook, pumunta ulit kayo sa profile nyo dyan sa may right side sa taas. Pindutin nyo yan guys, yung profile nyo na yan na may tatlong guhit. And then, meron kayong mapapansin dyan ng mga nakasulat. Siyempre, ang ating pupuntahan naman dyan guys, ito naman yung nasa right side. Yung mayroong 9 plus. Pindutin nyo po yan guys. Then, siyempre, ito po guys yung aking mga page. Then, ang ating pupuntahan po guys ay itong Facebook page ko, Ranjude. Ayan, switching profile. Ayan, so ito po guys yung aking Facebook page. Ayan. So, next na pupunta natin guys, pumunta lang kayo guys sa profile nyo. Ayan. Ayan po ang aking Facebook page. Kaya naman sa mga hindi pa nakafollow, follow na po kayo. Then, para po makita natin yung ating requirements dito sa Facebook page, ang next na pupuntahan nyo, pumunta po kayo dito sa See Dashboard. Ayan, ito po guys yung aking professional dashboard. Page overview, meron na po akong 3,305. Post reach, 6,679. Post engagement, 4,812. And net followers, ayan, so 1,059. Ayan, so pwede nyo yan guys i-review. See more insights. Ayan, so pwede nyo yan guys tingnan-tingnan. So para mabilisan tayo guys, balik ulit tayo. Then, meron ditong comments manager, moderation assist, events, page access, fun, engagement tool, then see more. Yan, so review nyo na lang yan guys. Then, go your audience, add sentry, then invite friends to follow. Yan, so pwede nyo i-invite dito sila guys. Then, ito na guys yung tools to try, paid online events. At meron tayo dito guys na tinatawag guys na subscription at stars. Unahin natin guys yung stars. Yung stars natin ay you're not eligible, the following criteria must be met. Ibig sabihin, hindi pa po tayo dito eligible. Then, balik tayo. Punta lang po ulit tayo guys sa subscriptions. Pindutin po natin yan. Ting! Yan po guys ang subscription. Subscriptions. You're not eligible the following criteria. Ayan, must be meet. Kung mapapansin nyo guys yung audience, meet one of the criteria below. Kailangan dito sa followers ay maka 10,000 ka. Then sa returning viewers, kailangan maka 250 weekly returning viewers ka. As engagement naman, kailangan mo dito magkaroon ng 50,000 boost engagement. Then, a minimum of 180 minutes views, kailangan maka 180,000 ka. Kapag yan guys, nakompleto mo na, yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat, dyan ka na papadalhan ni Facebook na invitation para ikaw ay mag-apply for monetization. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-apply na for monetization at ito ay ma-approve ni Facebook, automatic po ikaw ay magkakaroon ka na ng mga advertisement sa iyong mga in-upload na video sa iyong Facebook page. At syempre, kapag ikaw ay nagkaroon na ng mga ads sa Facebook video mo, doon na po papasok yung kita mo sa pag-upload mo ng page sa Facebook. Ayan. So, kaya kailangan guys, itong requirements ni Facebook ay kailangan mong makompleto yan. So, ganyan lang guys, kadali ang ating tutorial.
Sana natulungan ka ng video ito. At kung natulungan ka ng video ito, huwag na huwag mong kakalimutan na i-like or share. At syempre, i-click po ang notification bell dyan sa baba para po ma-update ka pa po sa mga bago po pong i-upload na tutorial dito sa aking YouTube channel. Yun lang guys. God bless you. God bless you more.